Ayun mga kaibigan at naniniba. Titiba ng pechay ang aming ante. Foreign. Ayan mga kaibigan, magang maga po. Nag-harvest ng pechay. Ganyan po sila kasi sipag. Ayan. Yo! Dito po tayo mga kaibigan. Taltalo kayo lang mga kaibigan. Ah. Taltaldo kayo ng white. Ngayon po mga kaibigan, ang pamamaraan ng pagtitiba. Ayaw. Ganyan po kasi pag yan. Ito po ang pinaka-purpose niyan mga kaibigan. Kaya nakaayos na po yan para madali na pong ilagay sa plastic. Tama ba ako sir? Ayaw. Ayan po ang pinaka-pit malulodi na maniniba dito sa aming lugar. Batang laking sorbe. Yo. Lupit. Ayan mga kaibigan, at hindi pa po pwedeng ilagay ito sa plastic. Dahil basa pa po yan ng hamog mga kaibigan. Ayan. Kailangan mo nang patuyuin po yan mga kaibigan. Basa pa. Yun. Ayan. Una. Ayan po mga kaibigan, at mamaya pa po yan nilalagay sa plastic pag tuyo na po yan. Hindi pa pwede, basa pa. Ayan po ang pamamaraan ng pag-harvest mga kaibigan, para po sa inyong lahat. Yun. Ang buhay bukid. Batang laking sorge. At mamaya pa po darating yung ibang kasama nila mga kaibigan. Sir, magkano isang bandil ngayon ng labor sa pagtitiba? 25, boss. Ha? 25, boss. 25? Mm. Pag mataas ang pechay, 45. Ayun, 35 po sa isang bandil ang labor pag mahal po ang pechay. Dahil mababa ang pechay, kaya 25 po ang labor sa isang bandel ng maniniba. Tama ba sir? Tama. Yun. Pag nakalima, meron na po siyang 125 pesos. Yun. Yan po ang aming hanap buhay araw-araw. May pambili ng bigas at ulam, gamot, kapitasukal. Yan. Yan po ang buhay bukid. Sayang na mahirap. Di baling walang pera, huwag lang magkasakit. Yow. And the best daw, mga kaibigan. Masarap pa ang buhay ng walang pera kaysa may pera. Maraming pera, magkasakit. Oo, basta huwag lang magkasakit. Yan ang number one. Buhay na mahirap. At pag dito sa probinsya, pag wala kang ulam,
kuha ka lang. May ulam na. Gaya niyan. Mga kaibigan, marami pa pong makukuha ang ulam diyan. Ayan, maraming pong makukuha ang pang-ulam pa dyan na pwede. Ilaga, ayan. Pagkatapos po nitong harvestin, mga kaibigan. Ispray na po yan ang pamatay daw. At sibuyas ng sunod yan. Sasalang po yan. Pero bago magpunda, marami pa pong proseso, mga kaibigan. Yo. Mga discarding malupit. Ayan. Siguro mga bandang alas 9 magbandil na kayo, no sir? Mamaya. O sige, babalikan ko kayo mamaya. Yo. Hey, what's up mga kaibigan? Mga paps, at aking babalikan yung mga nag-harvest kanina ng pechay. At mga kaibigan, yun nga po. Ngayong araw na to ang aking mga pinuntahan, yung mga nag-harvest. Titingnan ko kung pwede na ibandil yung pechay para po sa inyong lahat. Yo! Sorry, it's DJ. Ayan mga kaibigan. Ay akala ko nagbabandil na kayo eh. Ay basa pa, kaya hindi pa pwedeng ibandil mga kaibigan. Hindi pa pwedeng ibandil. Ay, madami pa pong makukuha ang pwedeng pangulam dyan, ano sir? Sino pang nakakuha niyan sir? Si Insantian pala. Kala ko nagbabandil lang nga kayo kaya pumunta na ako dito eh. Tantayin natin yan. Ayan, tantayin natin magbandil yung mga yan, mga kaibigan. Dahil basa pa, hindi pa pwedeng ibandil. Ayan. Ibibiling pa. Halimbawa, ayan. Mag-i-start, mag-tiba. Orasan. Yan, kung sino mabilis. Siyempre, may premyo yan. Ngayon, titimbangin. Yan ang inyong abangan. Contest sa mga maniniba. Basta walang bali yung pechay pag nilagay sa plastic. Di papa-stop namin yung kwan pagbabandel para kumba makabuelo ulit kayo sa postuli ulit. Ngayon titimbangin nyo. Basa pa mga kaibigan. Kaya hindi pa pwedeng ilagay sa plastic. Ayun, ganun po mga kaibigan, kung makikita nyo po yun. Papatuyuan pa yan.
Ayun mga kaibigan, at binibiling po yung pechay para matuyo po mga kaibigan. Yun nga, hindi pa pwedeng ibandel dahil basa pa. Yun mga kaibigan, bibiling ko yan.